pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Agri ako dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang irigasyon para sa mga taniman. Paano ang patubig lalo na ngayong panahon ng tag-init? Tatanungin natin yan sa National Irrigation Administration sa aming pagbabalik. Ito po ang Agri ako dyan. Nagbabalik po ang Agri ako dyan. Ang mga kasama po natin ngayong araw ang Division Manager ng Bulacan Aurora Nueva Ecija Irrigation Management System. Kasama po natin si Engineer Roberto de la Cruz Alouzar. Yes, magandang umaga po, Ami, at sa ating mga tagapanood ng programang Agri Ako Dyan. Hi sir, hello po. Sir, ito irrigation pag-uusapan natin. Alam ko na anihan na ngayon dito sa ating lugar, no? Pero importante pa rin po na malaman natin itong update sa ating mga irrigation kasi lalo na ngayon sa init ng araw eh. Parang kamusta po ang water level natin sa Angat Dam, sir? Sa ngayon po, ang water level ng ating Angat ay nasa 193.27. Kung saan ay malababa siya sa ating inaasahang operating water surface po, elevation ng Angat. Ito ba sir, yung level na to eh, makaka-apekto ba to sa ating mga kasamahang magsasaka? Kasi yung iba sa atin, no, nagkakaroon ng tatlong cropping eh. So pagka-ane, diretso agad sa taniman. Ay, opo. Agree po ako dyan. Dahil yung pagbabawas o yung pagbaba po ng elevation na Angat ay nakaka-apekto po sa ating mga magsasaka dahil po yung imbis na makapagtanim pa uli sila doon sa mga pagkaraan ng itong dayatan o panagaraw, medyo hindi na po siguro mangyayari yon. Yung tinatawag nating third crop. Maaari po makapagtanim sila, mga diversified na lamang po na gagamitan po ng ibang pamamaraan ng pagpapatubig. Ito po yung siguro may mga nakabaon tayong magbabaon ng mga deep well para doon po. Kaya nalilimitahan po yung pagkakataon ng ating mga magsasaka na makapag-ulit pa sila ng ibang cropping o yung tinatawag nating third crop po. Sir, sa inyo po, ano po ang inyong mga hakbang na ginagawa para po matugunan natin yung mga area na wala pang, hindi pa naabot ng irrigation natin? Noong pong nagpulong po ang mga konsesyoner sa pangunguna po ng MWRB na napagpulungan na nga po noon, napagmitingan yung pagbaba ng elevasyon na Angat, nangangahulugan po na pagbaba rin ng alokasyong ibibigay sa irrigation, gumawa po ng naglatag po o may nakalatag na tayong plano para doon po na marami pong mga tinatawag nating mga mitigation na plan para po masustinehan yung ating mga pananim sa kasalukuyan. Di ba ngayon parang mahina nga yung tubig natin? Mga ilang farms po yung apektado pagka nagkaroon tayo ng shortage dito sa Angat Dam? Sa ngayon po ay ang nasasakupan po ng Angat o Angat Maasim, yung ambis na tinatawag natin ay nasa 26,791 hektarya. Pero sa kasalukuyan po ay nakapag-ani na yung nasa 3,500
at mag-aani po yung mga 6,000 itong katapusan ng Marso hanggang tuloy-tuloy na po hanggang sa Abril. Ngayon po yung pong mga areas na nagkukulang sa tubig, meron po tayong mga STW o yung tinatawag na shallow tube well kung saan kumukuha po ito ng tubig doon sa ating mga creeks na ito po ay mga reuse na binobomba ng ating mga magsasaka para patubigan yung kanilang mga pananim. Pero sa ngayon po ay dahil nagbigay po o nag-uulan ng paminsan-minsan, napakalaking tulong po ito. Nabawasan po yung mabilis na pagbawas ng pagbaba ng elevation. Kaya at na napakalaking tulong po nitong mga ulan na naranasan natin itong mga nakaraang araw. Opo, tuwing hapon nga no, umuulan. Opo. Sir, ano nung mga pananim ba na apektuhan dito sa ating gayong panahon, mga klase ng pananim natin? Sa ngayon po ang karamihan sa pananim ng narasasakupan ng Ambris ay palay po. Palay. Meron din pong mga ilang gulayan pero hindi pa po, may mga sarili naman po itong mga bomba na sumisipsip dito sa ating mga kanal. May laman naman po yung ating mga kanal, nabawasan lang po pero nakakaya naman po sa tulong ng pagmamanage ng opisina o ng NIA. Katuwang natin yung ating masisipag na Irrigators Association na silang namamahala pagdating po sa distribution ng tubig sa kanil-kanilang mga nasasakupan. So parang iniisip po is NIA naka-monitor sa lahat, pero meron pa pala kayong mga sangay. Opo. Agree po tayo dyan dahil po ito pong NIA, may programa po tayo noon pa na inilunsad, yung management transfer po, irrigation management transfer. Dito po ay ating katuwang o inililipat natin o sinasali natin yung pagmamanage ng operation and maintenance ng mga sistema na kayang-kayang patakbuhin itong ating mga irrigator association. At sila po ay dumaan sa mga pagte-training, seminar at mga actual. Kinabayan po natin sila para po sila mismo yung direktang tumutulong para sa pagpapatubig ng kani-kanila pong mga bukirin. Oh, at least po yan, mas malapit na sa kanila. Opo, agree po ako doon. Ang isa pa pong bagay doon, sila po mismo yung nakakikita na direkta. Yung kailangan nila. Opo. Yung kailangan nila at kung ano yung mga sitwasyong naangkop doon po sa mismong lugar nila. Sir, libre ba ang patubig natin? Opo. Buhat po na iproklama yung ating RA 10969 na tinatawag nating Pre-Irrigation Service Act. Libre po ang libre na po ang serbisyo patubig. Sir, ito yung curious na tanong ako. Personal na tanong to eh. Okay po. Anong reason kung bakit hindi nalalagyan ng irrigation yung ibang mga bukirin? Marami pong kadahilanan. Maaring yung pagkukunan po natin ng source ng tubig. Isa po yun. Tapos ito pong meron pa rin po posibleng yung isang lugar ay napakataas at hindi maabot ng patubig. Bagamat meron po tayong ginagamit din na ibang pamamaraan tulad po ng mga bomba. Pero hindi po lahat ay nasasaklaw ng mga criteria ng pagdidisenyo ng isang irrigation system. Pero pinipilit po natin na mahanap tayo ng anumang kadahilanan o paraan para po ito ay maabot. Opo, kaya ko yan natanong kasi sa amin, ang tagal na po namin nagbubukid pero wala po kaming irrigation. Hindi kami, pero meron kaming katabing sapa. Ang sapa ba sapat na for irrigation? Kung masusustinihan po yung laman ng sapa sa kabuuan ng panahon, ito po'y pwedeng magamit. Gagamit po ito ng bomba para po bombahin papunta sa taas para doon sa bukirin. Malaman lamang po o ma-assess natin, ma-evaluate
kung ito pong tubig nito ay sasapat. Pag hindi po kasi sasapat, ay malalagay lang po sa alanganin yung ating mga itatanim. So mas ideal po ilog? Opo, yung continuous po yung flow na anumang panahon ay meron pong dumadaloy. Dahil po yung ating mga itatanim ay hindi lamang po sa maiksing panahon na katulad po ng palay, 3-4-5 buwan po. So dapat po masustinehan yun sa pangailangan niya sa tubig. Ano po yung ano sir, limbawa ako, di ba nabanggit ko sa inyo, sapa lang yung lugar namin. Pupuntahan okay. Niyo ba kami? Paano ako mag-a-apply kung gusto ko po magpalagay ng irrigation? Ito po ay kung hindi man po nakakarating sa kaalaman ng ating mga kasama dito sa NIA, ay ipaalam lang po at ito po ay pupuntahan at imbestigahan kung ano po ang nararapat na pwedeng gawin para po ito may propose natin sa isang sistema na pwedeng magpatubig po doon sa area. Yun po ang hinahanap ng ating ahensya. Yung mga bukirin o yung mga lupang pwede may potential na mapatubigan. Opo. Ay, tatawagan ko kayo mamaya. Okay. Okay. Sige po, ma'am. Okay. Meron naman po tayong pwedeng pumunta agad doon yung ating mga kasamahan sa Nueva Ecija, sa satellite office, na yun po yung kanilang mga tungkulin. Yung hanapin po yung mga makapagdadagdag po ng pag-irigasyon ng mga sakahan. Opo, kasi malaking tulong po yan na magkaroon ng irrigation kasi sa mahal po ng gas din ngayon, sir. Opo, marami pong klase ng irrigasyon na meron po tayong tinatawag na gravity kung saan hindi na gumagamit ng anumang makinarya o bomba. Ito po yung gravity na umaagos lamang po ito dahil sa kanyang taas na pinanggagalingan ng tubig, pababa po doon sa patutubigan. Meron din naman po tayong, ito po yung tinatawag na mga pump system na talagang bobombahan mo dahil wala po siyang pinagkukunang ilog. Ito po yung nakabaon lang na tubo para makakuha ng tubig. Kaya pag-aaralan po yung lugar kung ano po yung naangkop na pamamaraan ng irigasyon. Opo. At may nakita din po ako, sir, solar. Opo, ito po ngayon ang ating pong ahensya ay nasa paglulunsad din po ng mga makabagong teknolohiya ng pamamaraan ng pagpapatubig. Isa po dito yung solar. Marami na po tayong proyekto ng solar, nag-uumpisa na tayo at naniniwala po kami na ito po ay isang malaking proyekto, ay ito po isang malaking tulong sa ating mga magsasaka dahil nababawasan po yung operation cost, operating cost nung imbis na gumamit po tayo ng fuel o diesel, ganun po siya, o electricidad. Kaya maganda po yung solar. Opo. Sir, may pondo tayo dyan para sa solar. Ito yung kampanya talaga natin. Tama ba? Opo, opo. Meron po na po tayong, yan po talaga yung kasama po sa programa ng ating ahensya sa panguna po ng ating mahal na administrator, General Ricardo Bisaya. At lahat po ng makabagong teknolohiya ay ating pong pinagtutuunan sa larangan po ng irigasyon. Maliban po sa solar sa gravity, meron pa ba sir na mga bagong pamamaraan para dito sa ating irrigation system? Ang pinakamatipid po kasi itong gravity. Yan po kasi yung pinakamatipid at dahil po dire-diretso lang yung tubig, gagawa lamang po tayo ng isang tinatawag na dam o isang pangharang para patakbuhin yung tubig doon sa dapat puntahan. At dito po ay nakakamura ang dito sa proyektong ito. Ngayon, hindi rin po natin maiwasan na kahit na mahal siya, mag-invest tayo ng mahal, kung ito sa para naman sa kapakanan at makapagpataas tayo ng produksyon, lalong-lalo na po sa bigas o rice. Sir, ito yung sabi mo, gravity. Pero alam mo, meron ako nababalitaan po. Yung iba daw na magsasaka natin, kasama natin sa pagsasaka,
yung kabilang bayan nila may tubig, sa kabila naman may tubig, pero sa kanila nasa gitna sila, wala silang tubig. Mga anong possible reason po kaya doon? Tama po 'yon. Lalo-lalo na kung gravity po siya na lumilitaw po dito, pag hindi mapatubigan, sa mga kadahilanan maaaring mataas po yung lugar na 'yon bagamat nasa gitna sila. So, yung pinaggagalingan po ng ating gravity, baka mas mataas yung patutubigan natin kaysa doon sa pinaggagalingan. Isa pong dahilan yon. Ngayon, meron din po siguro, baka hindi pa lang siya naaabot nung extension project natin para i-develop yung lugar na yon. Pero dadating po tayo doon. Yun po yung pinagtutuunan ngayon. I-extend po natin sa lahat ng mga adjacent area. Kung mayroong mga existing pong sistema o irrigation system na mapalawak pa doon sa paligid ng sistema po na yun. Hmm. Ganda yun, nasagot nyo. At maraming nagtatanong, bakit yung sa amin walang tubig e nasa gitna ako? Opo. Isa po yun. Nakikita po namin yung mga kadahilanan na yun. Ang una po doon yung sinatawag na yung elevation po nung lugar na yun. Kaya hindi po siya mapatakbuhan. Ngayon, pwede po rin pong tingnan yun na kahit po mataas siya, baka may kanal po doon. Kaya may kanal po doon na pwede naman bombahan yun papunta doon sa mataas na yun. So, yun din po ang hinahanap namin kung para masaturate na po yung buong area para po sa irrigation. Opo. So, ano yung mga area yung priority nyo na malagyan natin ng mga irrigation? Saka, ano yung mga irrigation ba natin, gaano ang tinatagal ng buhay na to? Ito ba'y pang habang buhay, yung mga kinonstruct natin irrigation? Yes po, pang habang buhay, huwag lamang pong magbabago yung lugar ng ating sineserbihan o pinatutubigan. Nabanggit ko po ito, yung pagbabago, baka po ito'y ma-develop sa ibang paggamit. So, yun po yung magsasabi na hindi na siya mapapatutubigan kasi na-convert po ito sa ibang gamit. Pero yung ating pong sistema, mananatiling nakadisenyo dun sa original kung saan man siya i-design. Kaya yun po ating mga dams ngayon ay daan taon na po yung iba sa ating mga sistema. Katulad po dito sa Angat Maasim, ito po yung kinonstruct o nag-operate ng 1927 po. 1927? Hanggang ngayon? 27 po. Ah, 27? Opo. Opo. Meron pa pong mas nauna doon. Pero hanggang ngayon po, andi dyan po siya. Mini-maintain po natin. At mananatili pa po siguro yan sa mga susunod pang henerasyon. Opo. 1927, naka-imagine kung gano'n nakatagal at gano'ng katibay itong Maasim. Opo. Opo. At nagkakaroon lang po ito ng mga rehabilitasyon o mga retrofitting para tumugma po doon sa kasalukuyang sitwasyon ng o klase ng pagpapatubig. Base na po sa mga pagbabago sa kanyang siniservisyuhang area. Opo. So, anong parang mga rehabilitasyon yung ginagawa natin? For example po. Sa ngayon po, dahil lagi na lamang pong dumadating yung pagkukulang, dumadating yung kukulang ang tubig, bunsod na rin po siguro ng papalaking bilang na ating populasyon, ay pinipilit po, ang ongoing po, dire-diretso po yung paglalining ng ating mga kanal para po makabawas ng mga tinatawag nating mga losses. Na magamit po natin sa mataas na antas lahat ng tubig o ma-maximize po natin yung utilization ng available water at mabilis pong makarating doon sa mga area na nasa dulo. Kaya nilalining po natin yon. Yes, sir. Saka, sir, di ba, dahil din sa pagbabago, may tendency na yung mismong kanal natin is natatabunan. Iyan po, totoo po yun. Agree po ako doon. At kasi po, ito po ay nakikita natin sa anumang lugar. Dahil nga po doon sa development na nangyayari sa bawat lugar, ay lumiliit, naharangan,
nagkakaroon ng mga estrukturang hindi dapat ilagay doon na nakababagal o nakakapagpigil sa daloy ng tubig po natin. Opo. So ano ba yung may nabanggit ka kaninang term lining? Ano ba tong lining na to? Ayun, lining po yung pagkukongkreto ng ating mga kanal. Pagkukongkreto po. Dito po kasi pag nakongkreto natin yung ating mga kanal, bumibilis po yung daloy ng tubig na mabilis din po makarating doon sa dapat puntahan, lalong-lalo na po yung mga tinatawag nating downstream o dulo nung irrigation system. Opo. So yun, di ba nabanggit ko na sa'yo kanina yung pagbabago? Meron dito sa aming weird na ano eh, na parang hanggang ngayon, tanong pa rin sa amin, no? Kasi meron dito, pala yan, irrigated system, pero nilalagyan ngayon ng subdivision. Pwede ba yun? May nagre-regulate naman po doon eh. May mga ahensya tayo doon na ina-apply po nila para sa may convert sa ibang paggamit. So dumadaan naman po siguro yon sa tamang proseso. So hindi po natin mapipigilan yung mga ganung bagay kasi meron naman pong nagpapatupad na regulatory board doon po sa mga ganun. At yun po naman pong pagde-develop, iba't ibang sektor po ang nagde-develop. Meron sa irrigasyon, meron sa kuryente, meron sa ganito. Basta lamang po ang bawat isa doon ay tinitingnan natin yung ating economic benefits. Po, no? Oh. So, pwede. Depende sa kanila. Sa regulatory board. Opo. Wala po sa saklaw ng kapangyarihan o ng mga pulisiya ng NIA yung pagpipigil o yung hindi pagtugon doon sa mga ganung bagay. Opo. Sir, yung mga pag-maintain naman natin sa ating mga irrigation system, paano po ito? Gaya po nung nabanggit ko kanina, yung irrigation management transfer na nakalipat na po sa ating mga irrigators association, tinatawag na operation, tinatawag na maintenance. Yung maintenance po ng nakatransfer sa ating mga irrigator association, yun lang po mga minor. Ito po yung paglilinis po ng kanal, yung pong, kung may mga liit-liit na sira, na kaya po nilang gampanan at kaya ng kapasidad nila in terms of financial, sa kanila po yun. Meron pong memorandum of agreement doon. Ngayon naman po, yung mga tinatawag natin ng mga major o rehabilitation o repair, ito po ay pinopondohan ng ating national government under the GAA po. So tuloy-tuloy po yun, taon-taon may mga programa para po ma-upgrade o ibalik natin yung ating mga dating kanal doon sa original na disenyo para naman po yung kapasidad niya ay bumalik doon sa original. Mm-hmm. So, ano po yung mga priority areas natin dito sa Maasim Angat? Ang Angat Maasim Arayas po kasi, ito po nga po ay nabanggit na isang matagal o existing na national irrigation system. National po ito, na ito po ay ino-operate ng NIA o ng ahensya. So, ang nangyayari, ang mga patrabaho po dito, yun nga pong mga rehabilitation, restoration, dahil po medyo may edad na itong sistemang ito. So, lumilito po yung sa maintenance niya, nagde-deteriorate yung ating mga facilities. So, binabalik po natin siya doon sa kanyang original. Yun po. Yun po yung wala pong tigil ito, wala pong hinto yung ating nakasama po doon sa maintenance. Ganun din po, pag hindi na kaya ng maintenance na regular, pinoprograma na po natin ito para sa isang proyekto na pinopondohan po ng ating national para po ipapasok po ito at yun po, ipapagawa po natin yon para hindi po bumaba ng bumaba yung efficiency ng sistema. Opo. Yung lumang teknolohiya ba ay applicable pa rin ba para dito sa pagpapalakad ng ating irrigation system o mas maganda kung i-adapt na natin itong mga bagong teknolohiya? Siguro po, dahil nandito na yung mga moderno at mga makabago, bakit hindi po natin doon na iangkop yung ating mga ginagawang mga
pag-improve. Kung sa dati rin lang ay wala parang lilito kung wala tayong mga innovation o yung pagsunod sa global na improvements ng ating mga facilities. Ikumpara natin po sa ibang bansa, moderno na po sila lahat. Mga dependent na lang na lahat po ang pag-ooperate ng atin. Bagamat dito po, meron na po tayong mga ganon sa ating AMRIS. Puro po mga automation, marami na rin po tayo dito sa ating sistema. Opo. Yan. Sir, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin itong mga innovations na iyong binabanggit. Isa-isahin natin yan para po malaman ng ating mga kababayan. Ano na ba ang talagang kalagayan ng ating irrigation system dito sa Maasim Angat? So, abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Engineer Roberto de la Cruz ng NIA Region 3 Bane. Bane ba sir? Bane ang ano natin? Yung pong Bane, ito po yung Bulacan, Aurora, Nueva Ecija Irrigation Management Office. Kaya po ang tawag namin, nakla-cluster po ito. Cluster. Kaya po, sa mabilis po yung kuhan, Bane. Para pong gano'n, Bane. Akala ko nga, Nueva Ecija base kayo, pinahanap ko pa kayo dito eh. Bulacan pala kayo. Apo, ayun po, medyo luluwag na. May naka-schedule po kami itong linggo na to. Mag-inspection kami sa mga kasama namin dyan sa Nueva Ecija. Oo. Oh, ayan, maganda yan. Naku, marami pa namang ano dito, taniman talaga. Ayun po, pinakamaluwang po ang Nueva Ecija. Opo. Ay sir, mabalik tayo dito sa irrigation, no? Ano-ano po yung nabanggit ko kanina bago tayo maputol, no? Yung mga innovations. Pwede nyo ba i-share sa amin? Ano-ano na ba yung mga bago nating ginagawa dito sa ating irrigation system sa Maasim Angat? Dito po sa Maasim, katulad po nung binabanggit natin kanina ng mga innovation, so isa po doon yung paglalining o pagkukumpreto ng mga kanal. Mga kanal, oo. Okay, ayun po. At isa kasama na rin po doon yung paglalagay ng mga steel gates na para makontrol, ma-regulate yung ating mga tubig para po kung sakali hindi dire-diretso kung hindi na kailangan at kung kailangan naman po ng isang lugar, nare-regulate po. Hindi po siya kung tawagin na dire-diretso lang yung tubig, magagamit po siya natin ng ma-maximize po natin o equitable na distribution. Isa rin po dito yung ating mga tinatawag na automation. Meron po kasi kami mga yung automation, yung po yung mga dipindot na yung ating mga gates o mga steel gates. Meron na rin po dito na kung yung struktura, laging kung may mga water lily o may mga debris, may automatic na pong machine doon na nag-aalis noong mga yon para po hindi makaharang doon sa pagpasok o daloy ng tubig. Meron na po tayo dito noon. At meron din po tayo ngayon yung mga solar pump na sa Nueva Ecija po. Ayun, meron doon kami katatapos ito po. Sakto kasi mainit dito talaga sa pusapong sikat ng araw. Yes po. Nabanggit ko po yun na Nueva Ecija, meron kami dyan sa lugar ng Barangay Makarse. Makarse, tapos meron na rin po kami sa Kuyapo at parang ganun po, Likab. So dito po sa Bulacan, meron na rin po kami solar na dito po sa sakop ng AMRIS, ito pong kapatiran. Solar po yun dati, pinagagana po ito, pinatatakbo ng kuryente. So ngayon po, solar na at baka makapag yung ma-generate na through solar, baka maibenta po po natin sa mga electric distributor. Ayun. Kaya napakalaking, napakaganda po sa mga kabago at modernong teknolohiya. So yun po siya, ganun din po yung ating mga service road na pinipilit po nating masimentuhan para naman po pati yung service road, sir, sakop nyo? Yung pong service road na tinatawag ito po yung mga service road na nakaagapay mismo doon sa kanal. Kung saan magagamit po na ating magsasaka para doon sa transport po nung kanilang
mga inputs and produce. Ayun, doon po. And then yung mga machinery po nila para po mabilis yung pagpunta at paggagawa doon sa kanilang mga area. Uso na po kasi ngayon lahat, pati yung sa mga harvest o mga implement farm implements natin, pag aane, di po ba yung mga halimaw, mga ganito na tinatawag na halimaw o mga threshers, puro harvester, puro na po kwan yun ma'am, puro makinarya na po na para po mapagaan at mapataas yung ang neto ng ating mga magsasaka. Yun po doon po umaayuda. Hindi lamang po ang NIA, kasama po na po dyan ng DA, PhilMEC, PhilRice, lahat po ng ahensya na nasa larangan po ng agrikultura. Yes. So yun po siya. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin po. Marami po, marami pa pong mga innovation na ipinapasok tayo na yan po ay sa direksyon ng ating mahal na administrator na Ricardo Bisaya, na gamitin natin itong lahat na ito para po maging mas malaki o mas makapag-invest tayo na sa, para sa production, malaking production. Ganun din po sa mapababa yung expenses ng ating mga magsasaka at mapalaki naman po ng kanilang mga kikitain. Opo. Malaking tipid po ba yung mga solar pump natin, sir? On the part po ng for investment in the long run, okay po. Kasi po, medyo may kamahalan po ng konti. Kumpara doon sa dati, ganun naman po lahat ang mga teknolohiyang makabago. Sa una, mag-i-invest ka ng mahal. But in the long run, mas malaking pabor po ang in terms of operation and maintenance, ay doon po yung benepisyong nakikita natin. Apo. So ito, curious ang tanong. Pagka ba lumapit sa NIA, kailangan ba kooperatiba kayo o pwede yung individual lang kayong magsasaka? Ay, kahit po individual. Kasi po, ang sa magsasaka, yan po ang tinuturing na kliyente po ng NIA yun eh. Hmm. Dahil hindi naman po lahat ng magsasaka ay may kooperatiba o may asosasyon. Oo, hindi naman po lahat, pero karamihan po. Pero hindi po natin na binibilang yung hindi sa cooper, wala sa asosyasyon o sa ganito. Basta kung nangangailangan po ay ating tutugunan. Kaya lamang po nagagamit yung isang asosyasyon o kooperatiba kasi nakabuo na po yun. Nagagamit po nila yun sa ibang bagay. Pagre-representa ng kanilang asosyasyon ay mas mabilis po kasi po dinadala na po yung buong asosasyon, hindi na po individual. Kaya kung ano yung concern ng isa, natasama na po lahat. Na, opo. Po. Napaisip ako kasi sabi mo kung medyo mahal yung solar pump at tapos isa lang yung bibigyan natin. Hindi po, kasi po bawat proyekto natin mayroon pong studying ginagawa yan. Mm-mm. Kung ito po ay feasible, sinusubo pa naman natin yan, yung mga economic values na may mga limitasyon po yan. Sa halimbawa po, solar. Kung ang minimum pong lalagyan ng isang solar na pinakamaliit ay 10 hektarya, so 10 hektarya. Hindi naman po, ganun po. Dadaan po siya sa evaluation, doon po madedetermine kung feasible o hindi yung proyekto. Tapos in the long run po, meron din pong pag-aaralan niya na bagamat mahal, kung lifetime naman po at saka yung produksyon, no, yung maibibigay nating produksyon. Saka pwede mo talaga i-consider kasi tumataas yung presyo ng gas eh. Kasi kung hindi ka abot ng gravity, usually po, di ba, ang solar ginagamit sa mas mataas na lugar kumpara dun sa gravity. Opo, yung pong source ng tubig, pag tumataas po siya, yung paggagalingan, so madali po siyang pababain dahil through gravity nga po, mas malaki yung kanyang masasakupan at makakatipid tayo pag i-develop yung isang area through gravity. Kasi gagawa lang po ng mga kanal yun at mga tinatawag nating mga estruktura, regulating structure o flow control structures. So makakabuo na po tayo na isang sistema o irrigation system na tinatawag po natin.
Opo. Sir, ngayon na maluwag na ulit ang ating ano IATF pagdating sa pagpapabiyahe, 'di ba? Ang ating pagdating sa pagpapabiyahe. Kayo na kapag field work na. Ano yung mga usually na kumbaga hinain ng ating mga kasamahan sa pagkasama pagdating po sa irrigation? Sa ngayon po, karamihan yung mga nagre-request na i-validate yung isang lugar na wala silang patubig, rain fed lang sila o umaasa sa ulan. So, titingnan po natin yan kung may potential siya na makagawa ng isang proyekto pang irigasyon. So, isa po yun. Ngayon, yung mga iba naman pong kahilingan o dahil may mga sistema na pong tumatakbo, tinuturing po namin yun na parang regular lang siya na kung may problema o papupuntahan po natin doon sa ating mga kasama na naka-assign doon kasi po nakakatgad naman po, may mga assignment naman po ang pamunuan o ang mga tao ng isang bawat isang opisina sa kanya nasasakupang area. Katulad po dito sa AMRIS, kumpleto po yung ating mga tinatawag na field supervisor. May kasama po silang mga gatekeeper, yung taga-bukas. At meron din pong operation manager yon, operation chief. So meron din pong equipment support yon. May mga equipment din po yon. Kaya pag gumagawa po sila ng mga kahilingan o nagsasadya sa opisina, ayun, ini-schedule lang po yung pagtugon. At kung emergency naman po, ayun, agad po kailangan tugunan. At ayun, na masaya na naibibigay na po ng opisina noon at tatakbo na ng normal yung ating irrigation system. Ayun, yung pong ibang kahilingan, manggaling po sa IA, manggaling sa LGU, so ano man sector, ay may proseso po doon na kaming ginagawa. Ibabalidate namin yun at ito po yung sinasama namin palagi sa pagbabudget na isinusumiti natin para ito'y mapunduhan ng ating pamahalaan. So doon po, nakakaroon ng prioritization kung hindi nakakaya yung buong budget. Okay. Ganun po. Opo. Sir, ito pa, curious lang ako na tanong. Kasi di ba pagka ito lagi na sinasabi no, pagka maulan, nagmaapaw yung dam. Pagka nag-ulan naman, wala tayong tubig para sa ating mga pagsasaka. Ang naiya ba? Atong niya ba eh, nakikipag-coordinate ba tayo dun sa dam mismo para magkaroon ng solusyon para pagdating ng tag-araw, eh baka pwedeng ma-imbak na lang yung tubig nila ng sakop ng tag-ulan para magamit natin? Tama po kayo. Agree po ako dun. Ang nagiging kwal lang po dito, may iba't ibang klase o kategorya po tayo ng dam. Pag tinawag po natin na isang reservoir dam, ito po yung pinag-iimbakan ng tubig. So, ipunin po ito at gagamitin po ito sa panahon na walang ulan o pangangailangan. Ngayon, meron din po tayong mga irrigation system na tinatawag na run of the river, yung dire-diretso lang po yung takbo ng tubig. Gagawa po tayo ng harang doon o dam doon na para lang po papasukin yung tubig doon sa ating mga kanal. So, continuous po yun. Pag malaki ang tubig, dire-diretso lang po yun kasi hindi naman po siya pwedeng harangin at hindi naman po siya pwedeng mag-construct ng isang reservoir doon kasi wala po siyang watershed, ilog lang po. So, sa sitwasyon naman po ng AMRIS, ang AMRIS po kasi ay nanggagaling po ang tubig ng AMRIS sa Pinupukolo, pinakakawalan po ng Angat Dam. Opo. Kaya ito po ang Angat Dam, ito po yung isang malaking imbakan na naglalaman po ito ng 1 billion cubic meter. Medyo malaki po ito dahil may mga concessionaire po dito ang gumagamit nito. Ay ating MWAS, MWSS, MPC at irrigation po. Yun nga po yung dito sa AMRIS. So pag nagpakawala po yung umaasa lang po ang AMRIS, ito sa ibibigay na tubig ng Angat. So wala po, kung susumahin po kasi hindi istakan itong ang dam dito sa Bustos. Ito po yung nagre-regulate lamang kung ano yung pinakawala na Angat, harangin, patatakbuhin po doon sa mga kanal
So, ganun lang po. Kaya wala, kung medyo sobra man dito, kung umuulan, hindi mo kailangan pigilin kasi wala naman po tayong istaka ng tubig dito. Oo. Yun po siya. Para po sa kaalaman ng ating mga tagapanood, ganun po yung pinakapapil ng ating dam dito sa Bustos. Regulator dam po siya. I-re-regulate lahat po ng pinakakawalan mula sa Angat Dam para po magamit natin sa ating irigasyon. Pwede kaya, sir, magkaroon tayo, di ba, sa'yo, regulator dam, pwede kaya makapagawa tayo ng parang reservoir din, kahit maliit lang? Ganito po kasi, ma'am, sa pagkakaalam ko po, kung meron na tayo dun sa taas, hindi ano po? Na. Hindi na po, kasi po, masasacrifice po, nakuha na po dun, yung disenyo po nung nandun sa taas, nakadisenyo na po yun sa lahat nung nasa baba. Kaya po, ginawa na sa isang big dam. Ngayon, may mga disenyo din pong series of dam, kanya-kanya pong tapatan, pero yun po yung pinaka-the best. Kasi po, nandun yung ating watershed o pagkukunan po ng tubig. At yung primary purpose po is a multi-purpose dam. So, nandun po siya. Ayan, maliwanag na. Kasi may mga nagtatanong, bakit hindi ba ipon na lang yung tubig, di ba? Ako, ako, tama po yun. Kaya nga po, kuminsan mag-iipon tayo ng tubig. Pag nag-iipon po tayo ng tubig, eh, pag tiningnan natin, eh baka po maraming sakripisyo, lumubog na lugar. Dahil po yung tubig, level yun, hahanapin po niya yung elevation nun. Lahat ng mababa, papantayan po niya ng tubig. Marami pong apektuhan dun. Opo, marami din kailangan i-consider, hindi lang sa pagpapalay o sa pagbubukid natin. Yes po, agree po ako doon na marami po talaga. Marami po. Opo. Sir, sa ating pagtatapos, ano-ano pa po ang mga plano ng NIA para makatulong po sa ating mga kasamaan sa pagsasaka? Ngayon po, dahil nararanasan natin yung pagdumadating yung ganitong panahon, kapag hindi naabot yung tamang elevation bago magtapos ang taon, yung Angat Dam na 212. At tapos nagkakaroon po ng pagbabawas ng tubig para sa irrigation. Pero sa sinusulong po ng ating mahal na administrator, General Ricardo Bisaya ng NIA, meron po tayong proyekto dito sa Bayabas, sa may BRT po. Ito po yung Bayabas proposed project, Bayabas Dam. Ito po yung malaking tulong ang maibibigay para ma-augment o matugunan yung pangangailangan ng tubig dito sa Amriz, lalo na po sa panahon ng tag-araw. Ito po ay baka paumpisahan ng taong ito at magtatapos na hanggang 2025 po. Sana po magtuloy-tuloy ito dahil dito po ay yung mga makakaasa o malaking tulong po ito sa ating mga magsasakang nasasakupan po na Amriz. Medyo malaki po kasi yung Amriz eh. Isa po ito sa pinakamalaking sistema sa ating bansa. Opo. Sir, thank you po sa inyong mga update sa amin tungkol po sa inyong mga ginagawa dyan sa NIA at pagtulong po sa ating mga kasamahan sa pagsasaka. Okay po, salamat po Ami. Salamat at sa ating mga tagapakinig at sana ay may mga napulot na mga ibang impormasyon. Ang kung bibigyan lang po ng pagkakataon, sana po ay sinupi natin pagkakataong magbigay po ng maiksing parang mensahe ay sana po sinupin natin yung ating tubig, pangalagaan po natin yung ating mga kanal nang hindi magkaroon po tayo ng magandang kalidad ng tubig at hindi po mabarahan yung ating mga kanal sa iwas sa pagtatapo ng anumang bagay na makakahadlang sa kanal. At nang ito po ay mapakinabangan at makarating doon sa ating mga magsasangang ating pinaglilingkuran, yun po ay napakalaking tulong at para sa ating lahat, lalo-lalo na po doon sa ating area ang nasa dulo.
ito pong lahat ng ito ay mga programa po namin ay wala pong tigil ang aming minamahal na direktor na isa din pong taga Nueva Ecija, si ang masipag namin direktor na si Engineer Josephine De Salazar. Siya po ay aming nagbibigay ng lakas ng loob para sa magampanan po namin lahat ng aming tungkulin at maibigay lahat yung aming mga kayang ibigay sa ating mga magsasaka, sa aming pong mahal na direktor. Thank you po, sir. Welcome po. Maraming pong salamat, Ami. At yun po, sana nakapagbigay kami ng impormasyon sa inyo po. Ito po, napakarami niyo pong binigay sa aming impormasyon at maraming naliwanagan sa episode na ito sa mga katanungan nila tungkol po sa mga irrigasyon, no? Lalo na dun sa mga maling kaisipan, ay bakit ganito, bakit ganyan? And ngayon ay na-explain niyo po ng maayos sa amin. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po. Agree ako dyan. Thank you po. At sa ating mga kasamahan po sa agrikultura, marami na naman po tayong natutunan ngayong araw. Dagdag kaalaman po, napakahalaga po ng tubig para po sa ating mga palayan. At ang liya nga po ay gumagawa po ng paraan para lahat po tayo ay maabot at mabigyan po ng tamang serbisyo. Aming paalala sa inyo ay ingatan po natin yung mga irrigation na tinatayo, yung mga water pump na tinatayo at para po sa atin yan, para matuloy-tuloy po ang kita at ang masaganang ani. Maraming salamat po. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.